Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayon guys, dito tayo ngayon sa isang client natin. So sabi ni client is magpapalagay siya ng convenience outlet dito sa kanyang kwarto. So ang lalagyan natin guys, itong kwarto na to. So kung makikita nyo is malawak siya, medyo malawak. So wala pa siya tambak, so tatambakan siya guys. So ang magiging taas ng tambak dito is ganito kataas siya. Kung makikita nyo guys, itong biga, yan. Simula dito sa biga, ganyan kataas yung tambak. So, ang abang natin ng ating convenience outlet is simula rito sa ating, simula rito sa biga. So, ang number ng ating lalagyan ng convenience outlet dito sa loob ng kwarto is 1, 2, 3. So, 3 siya, 3 convenience outlet kada kanto. Yan dito sa yan dito sa may bintana, isa dyan sa may bintana, isa rito tsaka isa rito. So ngayon guys is simulan na natin magtik-tik. So ang sa pag-aabang guys ng junction box, so tuturuan ko kayo kung paano dito sa mag-abang sa ating concrete or sa ating pader kung paano siya iabang. So ngayon is kailangan lang natin ng martilyo, hammer, tsaka kailangan din natin ng concrete nail. Ito lang gagamitin natin para may fix natin yung utility box. I-assume na lang natin guys na meron ng tambak dito. So andito na yung tambak sa ating biga. So sa standard guys ng pag-aabang ng ating convenience outlet, ang pinakang standard nya is sa metro natin is 0.30 cm. So ito siya guys, 30 cm guys yung ating taas ng outlet natin simula sa ating flooring pataas. So 30 cm siya guys. So ngayon halimbawa meron na siyang, assume na lang natin guys na natambakan na siya. So ang tambak siya guys hanggang dito daw sa biga. So ngayon abangan na natin kasi para abang malambot pa, kasi kapag natagalan guys yung ating hollow block is matigas na. So ngayon is iabang natin yung ating utility box. So sukatan muna natin. So, assume natin guys na ito yung flooring natin. So, na-finish na siya. So, yan. Ano natin? Marking yan. So, ito yung ating flooring na guys, no? So, susukat tayo guys ng 30 cm. So, ito yung standard natin. Sa taas sa ating convenience outlet. 30 cm. So, ayan. So, ibig sabihin, ito yung 30 cm natin. So, ngayon, ang gagawin natin guys is isukat natin yung ating utility box. So lagi natin tatatag kapag 30 cm simula flooring pataas. So sa ibabaw tayo mag-aabang ng 30 cm ng ating metro. Okay? So ayun siya. So lagyan natin siya ng tambak. Yan. So ganun lang guys. Mabilis lang siya. So ngayon guys is mag-isimula na natin yung pagtitik-tik. So unang gawin natin is kailangan natin ng gloves. Para na rin sa safe, para na rin sa safety, para iwas na rin sa pagkalabtok ng kamay. So ito ating gloves, yan. So ngayon, susuot ako ng gloves. Yan, matigas na siya. Ano pa sa likod? Yan, so ngayon guys, dandaan lang siya, dandaan lang. Tikingin lang siya. Ngayon lang pagtitik-tik. So, kaya matigas yung ating mento kasi natapat sa pahalo. Yan. So matigas siya. Matigas na. Tagalan na kasi. So ito siya guys. Oh, yan. So sakto lang yung kanyang sakto lang kanyang utility box. Yung semento kailangan lubog siya. Pantay lang dito sa ating hollow block kasi kaya pinantay ko, gawa nang hindi pa siya mapapalitadahan. Pangit naman guys kung naka-ultaw siya. So nilubog ko lang. So ang ginawa ko is tiniktik ko na rin siya. Yan. Ngayon lalagyan na natin siya ng flexible hose kasi wala kasi tayong PVC. So flexible hose na lang yung ginamit natin pag abang. So ngayon maghahalo tayo ngayon ng semento.
para ma-fix natin yung ating utility box dito sa ating tiniktik na cutter. Okay? So ayun guys, inaba ko na siya ng ano ng flexible hose. Ayan. Ayan oh. Meron siya ngayon flexible hose. Tsaka at the same time, nilagyan ko na rin siya ng wire si, since na meron naman tayong materials, so isabay na natin yung wire kasi yung pagsusuksok pag ditong sa part na to. Ayan, so medyo mahirap isuksok, suksukan to ng ano, kawat tsaka wire kasi medyo lubog talaga rito eh. May kisa na kung PVC ito mabilis lang. So pag flexible hose kapag malayuan, so medyo mahirap siyang suksukan ng wire. Kaya ang ginawa ko, isinabay ko na ngayon kasi may materials naman tayo para sa para sa susunod kung okay na, lalagyan na natin siya ng outlet para space na lang tayo ng space ng ating outlet. Ito yung buhangin. Dapat yung buhangin natin guys ay sinaligsig. Yung bang ano, pino, yung wala siyang bato-bato. So yung buhangin ko rito is wala, is ano, maraming batok, guha nang walang saligsigan eh. So ang gagawin ko na lang, diskartehan na lang natin, tapangan natin yung simento para dami natin simento para mabilis dumikit yung ating ano, utility box. Tara lang yun. Ayan. So ito yung simento. So ito siya guys, ito yung ating simento. Itong ginawa ko, tinapangan ko, dinamihan ko ng simento yung buhangin para mabilis tumikas yung ating ano, paglagay natin ng utility box para mabilis. So okay lang, haluin lang natin, ang haluin muna. Yan, baka basic lang, diba? Yan, okay na siya. Yan, tagalis sa gitna. Yan. So lagyan natin ng tubig syempre para maging ano siya, halo, para matakaging halo natin. May tabo kayo dyan, te. Kumalat na. Haluin natin ang haluin. Parang naparami yata yung tubig, ah. Baka malugaw to, ah. Yan, ayos yan. Ngayon lang yan. Sa mga cement niya, mabis tumilis lang yan. Yan, kailangan halong-halo natin yung ano. So, di ba? Yan, kapag ikaw yung electrician, dapat pahalak magmason. Kung ano yung sinira mo, inaayusin mo. Ganun dapat. Yan, sakto lang yung halo natin. Hindi siya matabang. Tama lang. Tama lang lasa, hindi maalat. Tara! Huwag sa malagay, no? Medyo dapat meron kang bibiro din tayo dapat. Inain seryoso eh. Diba? Relax lang kayo. Wala, tapos din natin to. Hindi na lang yun. Yan, halong-halo na yan. Yan, medyo ano siya. So ngayon, ilalagay natin siya sa sako. So yan, ilalagay natin siya sa sako. Yan. Kasi, iahagis na sa loob. Ubusin na natin siya para di tayo bumalik. So ngayon, dito na tayo. Gagawin lang natin is hagisan natin ito ng halo. Ito, itong tinitikan natin. So ganito lang paghagis, mabilis lang yan. Yan, ganyan lang guys ang paghagis, mabilis lang. Yan. Yan, kailangan yung halo natin is pasok rin sa loob para yung utility box is dumikit ito sa loob. So yan, fix lang natin siya. Yan. So wag na muna natin guys ito ilagay, itong utility box kasi ay itong flexible hose kasi
Matutulak siya. Ang gagawin lang muna natin is patigasin muna natin siya ng mga ilang minuto. So mabis lang siya tuligas kasi matapang yung kanyang semento. So ngayon, ispatin natin. Kailangan sakto lang siya sa hollow block. So ngayon, sinipat ko naman, so sakto siya. Hayaan lang muna natin siya na ganyan. Para siya itumigas. So, yan, dapat pantay. Dapat pantay yung pagkain natin. So, ayan. Yung ating palang, ano, yung ating utility box, so, lagyan pa natin lagi ng screw, yung kanyang, ano, tornilyo, baka kasi mamaya, bahagi sa ating halo, so, ang hirap niyang, ano, sungkitin. Kasi, ano siya, pinasok ko ng halo. Bisa, naglulus yung, ano natin, screw. Dito, ang hirap siyang ilock. Minsan. So, yan. So, ang gawin natin, hintayin lang natin siya, mga ilang minuto lang. May mga 10 minutes, so matigas na siya. Tsaka natin ipasok yung ating flexible hose. Tsaka yung wire dito sa ating utility box. Okay? So, ngayon na, medyo matigas na yung ating utility box. So, pwede na natin ilagay yung ating flexible hose dito. Ayan. Dahil lang, baka kasi mamaya mabaka natin. So, sorry, naghirapan namin. So, okay na siya. Ayan. So ngayon, continuous natin yung paghalo. Paglalagay natin ng halo rito sa ating ano. So ang gawin muna natin is lagyan natin ng papel. Para hindi natin, para hindi mapapasok ng halo pag once na naghagis tayo. So yun, finish na natin siya. Yan. So napaka dali lang, hindi ganoon siya kahirap. So huwag natin madalin kapag tayo mag-aabang kasi kapag binamadali natin minsan sablay paglalagay natin ng utility. So hintayin lang natin siyang tumigas muna. Tapos bago natin siya finishin. Yan. Tanda lang siya. So yan dito. Yan. Mahirap lang kasi yung finishing ko, anong hindi siya sinaligsigay, medyo yung mga bato-bato. Pero kung sinaligsig to, mabilis lang sana. Saka maganda yun. Pero okay na rin, iba nang tinapahan ko na rin naman yung cemento eh. Pwede pwede na rin yan. Nasa tower kasi yun eh. Sa ginagawa rin. So ang gawin natin muna, hintayin muna natin siyang tumigas. Baka kasi mamaya malaglag na naman. Hintayin tayo, dahan-dahan lang.